So guys, yan, maggagawa tayo ng formula para sa handpit natin sa ngayon. So yan, ito mainit tubig, kailangan i-dissolve mo yung formula sa mainit na tubig. Tapos haluan mo na sa electrogen para malakas yung ibon. So kaya din i-dissolve sa mainit na tubig para mamatay yung bakterya bago ipakain sa... Pero palalamigin nyo muna bago pakainin sa handpit nyo. Kasi pagka mainit pa siya, nabubutas yung butya niya. So guys, nagawa na natin yung formula. Bali, yung gagamitin natin yung syringe, depende sa dami ng CC. So kung malaki yung kakatail, so pwede na to. Then ito, sa ginagamit ko ito sa parakeet or ALBS. And yung maliit, same lang din naman sila ng dulo. Kaya lang wala akong ano para sa finch eh. So kung wala kayong formula na available, nirecommend muna namin na pwede yung Cerelac for the beginners. So, so bali yun yung i-handpit natin, ALBS. Siguro 2-3 weeks na siya. So tuloy na natin. So kung magka-crop feeding ka, make sure mo lang na yung kamay mo, yung syringe, ang pagpasok mo diretso siya ng paganito. Kasi pag paganito, papasok sa baga niya, mamamatay siya. So pag paganito, padiretso papuntang kaliwa, diretso siya sa crop niya. So ito na. Sa mga first timer, so ngayon ito. So pag medyo puno na, tawas ka lang. Tapos punasan mo lang siya. So yun siya naman. Ayan. Yun yung butchi niya. So guys, sa mga first timer, hindi masyadong ina-adjust yung crop feeding. Ginagamit lang ito pag katulad nito, raise siya ng hen and cock. So hindi siya kaagad matututong kumain mag-isa. So ito yung pangalawang ALBS natin. So yan, wala pa naman yung crop niya. So ganun din, basta kailangan pag nakita nyo mali yung pasok ng syringe, so ilabas nyo lang. So mahirap lang talaga niya sa una sa mga bihira. So yan, so yan, makikita nyo naman kung pumasok yung crop eh. Sa crop niya. Okay. Ayan. So puno na yung crop niya. Pero pag marunong na silang kusang tumuha, siguro mga 2-3 days or 4 days na, or 1 week. So kusa na sila. Tututok mo lang ng ganyan yung syringe, kakain na sila kusa. Ang ano lang natin yung, kasi ngayon raised pa ito ng parent eh. So kinuha natin para i-handle. So after natin sila i-crop feeding, so madudumi kasi yung ano nila, yung beak nila. So kailangan dilinisin din natin sila bago natin ibalik dun sa lagayan natin sa nest box or bin. So ganun, kailangan may malinis na tela tapos tubig. So, hindi naman kahit hindi siya basang-basa, malinis lang talaga yung crop niya, kasi pag hindi, magkakaroon siya ng bacteria. So, masisira yung beak niya. Magkaka-fungus kasi siya. Ang kabila. So, yun. Pag malinis na siya, babalik na natin siya. So, ipopost ko yung, ano, meron kasing CC na dapat na po. Gano lang karami ang pagkain nila sa isang araw, kasi kung depende sa laki nila. So yan. Yan, so pagkatapos natin mag-crop feeding, so lilinisan din kagad to. Yan, nalinis ko na kasi. Kasi pag hindi siya nilinisan, yung formula tumitigas dito sa nozzle. So pag tumigas siya,
napapanis din kasi siya yung formula. So wala kang malinis siya bago lagyan nuli ng bago kung papakain ka. Kasi kung hindi, kung panis na yung mapapakain mo sa hand mo na inakay. So prone siya sa sakit. So sa ngayon, ito muna. I-update ko kayo kung ano yung daily na mangyayari dun sa hand tube natin. Hanggang sa makalipad siya. So just subscribe my channel, mga hindi pa, para matuto siya na kayo na nag-antip kung paano. Paano take care ang mga alagang ibon. So guys, salamat, like and share.